Yo, what's up mga kabeta? Kamusta kayo? Welcome back ulit sa channel ko. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo yung tatlong paraan ko kung paano ako mag-culture ng magnadap niya. So, maganda kung mag-culture tayo ng mga live foods katulad din itong magnadap niya kasi kunyari, frisium na yung fry natin. So, pwede na tayo maglagay nun. Tapos, yun yung baby na magnadap niya. Yun nga, yun yung kakainin ng mga beta fry natin. So, tara, let's go! Sa pagkukulture ng magdadap niya, syempre kakailanganin mo ng medyo malawak na lagayan. Pero ako dito lang ako nagkukulture sa mga lagayan ng ice cream. So kukuha tayo ng tubig dito sa trapan natin kasi medyo matagal na tong water niya. So mas maganda yung old water galing sa aquarium natin kasi may mga microorganism doon na pwedeng kainin ng magdadap niya natin. So walang tayo dito. Mapapansin niyo mga kabeta na green water na to. So, ayan. Maraming microorganism dyan. So, perfect to kung magkukulture tayo ng magdadap niya. So, lagyan natin yan. So, ayan. Okay na yan mga kabeta. Okay na yung water. So, kukuha na tayo ng magdadap niya. Dito sa kinukulture ko. So, bali marami pa tayong kinukulture na dap niya mga kabeta. Bali, ayan pa yun, iba. Tapos, meron pa ako doon na kinukulture. Kasi mas maganda marami tayong culture para pag may na-crush tayo na isang culture, meron tayong magagamit pa na ibang culture para makapagpadami pa tayo. Kumbaga may backup tayo na culture. So ayan mga beta. Yan okay na yan para makapag-culture tayo dito. Lalagay lang natin siya dito sa green water natin. So bali, ayan siya. So mabubuhay na yung magdanap na natin dyan. So iwasan lang natin yung direct sunlight para hindi sila maluto o malusaw sa init ng araw. Okay lang basta nasa outdoor lang siya, mabubuhay po yan mga kabe. So bukod sa green water na galing sa pond natin, sa old water, pwede rin mga kabeta yung yung water galing dito sa beta tank natin. Yun, pag magsasiphon tayo, pwede natin gamitin dyan. Okay lang kahit mahigop niya yung tayo. So, mas okay yun sa dap niya. So, bago tayo mag-siphon, pakita ko sa inyo yung iba ko pang, yung iba ko pang kinukulture na dap niya. So, ito, naglagay ako niyan dati, mga tatlo lang yan. Tingnan niyo mga kabeta. Ang bilis nila mga anak. Ang bilis nila dumami. So, ito. Ayan. Hindi kita, pero mga maliliit pa yung iba. So mga beta, dito ko na rin pala nilagay yung yung mga beta tank ko. Tapos yung mga MP, doon ko nilagay sa kabila. Para mas maganda yung, mas maganda tingnan yung view. Nalilito. So yun, okay na yun mga beta. So, lalagyan na ulit tayo dito ng magdadap niya. So, ito yung nakuha ko. Magdadap niya. Lalagay ko lang dyan. So, ayan, mabubuhay na rin sila dyan mga kabeta. So, ito pa mga kabeta yung isang paraan sa pagkukulture ng magdadap niya. So, pwede rin tong old stock water natin for 3 days, yung wala ng chlorine. So, pwede natin dyan ilagay yung magdadap niya natin. So ang gagawin lang natin dyan mga kabeta, maglalagay lang ako ng isang dahon ng talisay. Tapos hayaan ko lang din lumabas yung tannins ng talisay. So magiging perfect na yon sa pagkukulture na magdadap niya natin. So akita natin yung dap niya. Ayun sila mga kabeta, ito. So kapag nakikita yung dumadami na yung dap niya natin, lilipat na natin sila sa ibang container tapos magkukulture ulit tayo ng panibago para hindi sila maging crowded dito kasi pag naging crowded din sila, pwedeng mag-crush din yung nila, yung kinukulture natin na dap niya. Tapos, kailangan bantayan din natin, tignan din natin kasi minsan may mga kitikite. So yung kitikite na yun, pwede na natin ipakain sa mga alaga natin fish yun. So check din natin para safe din tayo sa dengue.
So sa pagpapakain naman mga kabeta, ituturo ko naman sa inyo. So magpapakain na tayo ngayon ng mga magnet app niya natin. So ito yung kumuha lang din ako ng water galing sa old tank ko. Pero pwede rin yung mga water na na-stock natin for 3 days. So maglalagay lang ako ng gis. Ayan, ganyan lang ako ito yung nilalagay kong gis mga kabeta. Minsan tanchameter na lang din. Ang importante lang naman mga kabeta, yun, matunaw natin ito. Pag natunaw natin ito, iwasan natin ma-overfeeding yung mga magnidap niya natin para hindi mag-crash yung kinukulture natin. Tapos, mas maganda kung magpapakain kayo sa umaga. Katulad ngayon, ngayong umaga, sinasabay ko na ito sa pagpapakain ng mga, ano natin, mga isda. So, ayan, kapag nahalo na natin mabuti, chan-chan-chan. Ayan, konti lang mga kabenta. Tapos, ginaganyan ko lang. Ayan, okay na yan. So yan mga kabeta, okay na yan. Dito naman tayo sa ano, taas, may kinukulture pa kasi ako dito. So dito naman sa mga small plastic cup, ginagawa ko ganito lang yan mga kabeta. Yan. Konti-konti lang talaga kasi maliit lang naman yung lagayan natin eh. So yan, subok na ito mga kabeta ito, kahit maliit lang. Minsan nga, dito pa ako nakakuha ng pinapakain ko sa beta ko eh. Nung hinuhugasan ko lang, tapos yun, papakain ko na sa beta ko. Mas mabilis nga sila dumami dito eh. Ayan na. Hindi lang kita, pero ang dami niya. Nasa ilalim lang yung iba. So yun, mga beta, ganun lang kadali mag-culture na mag-adapt niya. Ganun lang kadali mag-culture na mag-adapt niya. Alipos ito sa mga fish natin. Basta dapat marami tayong backup. Tapos sundin lang natin yung mga paraan kung paano mag-alaga at syempre kung paano magpakain. Mas maganda marami tayong backup kasi once na mag-crush yung culture natin, meron pa tayong backup para makapag-reculture ulit ng panibago. At mas maganda kung outdoor tayo magkukulture, tapos wag lang direct sunlight, tapos once a day lang tayo magpapakain, ito yung umaga lang, dun magagamit yung skills natin na ano, tanchameter. Matatagpuan yung magdanap niya sa mga baradong kanal, baradong palayan. Kasi makikita nyo lang, medyo nagre-red-red yun. Pag ganun, yun, may magnadapt na yun. Pero kung medyo hassle sa inyo, kung medyo busy kayo, meron tayong mabibili sa mga nagbibreed ng, sa nagkukulture ng magnadapt niya, sa mga breeders. Siguro, basta mura lang yan mga kabeta. Tapos, magandang investment yun kasi pag kayo naman nakapagpadami, babalik din yung ginastos nyo. So, makakapagbenta naman kayo sa mga gusto ring mag-culture nun. So good luck sa inyo mga kabeta, sana maging successful yung pagkukulture niya ng magdanap niya. Shoutout muna tayo, shoutout kay Chris D. Evangelista, kay Teds D, kay Wesley Gumapak, salamat sa fan art na ginawa mo sa akin boss. Tapos kay Robbie Lynn Salguero. Tapos shoutout nga pala sa 750 na subscribers ko, salamat sa suporta niyo. At please like, share, and subscribe to my channel. At sana nakatulong ang video na to, sama-sama ulit tayo sa susunod na journey. Happy fish keeping, fish!